16 hours. 16 hours, pare? Is the average. Ganun katagal siya niluto? Indescribable. Parang ito yung dahilan kaya kailangan kang mabuhay. Dahil dito sa karneng to. Wow! Woohoo! Barbecue. Para sa ating mga Pinoy, ito nakikita natin sa kanto kung saan yung meat ay nakatuog sa isang stick. O kaya naman, kahit anong karne na pwedeng ihawin sa griller. But for this episode, kakain tayo ng premium quality, Texas-style beef belly barbecue. Mas matagal, mas paproseso, at mas malambot. At dito sa Antipolo, matatagpuan ang Ermitaño, kung saan matitikman natin ang American barbecue na sinasabi ko. This started way back 2019 as an online delivery shop sa San Juan City. Ngayon, meron din silang branch sa Quezon City at dito sa Antipolo. Nakilala sila para sa kanilang smoked meat, particularly ang USDA smoked belly na almost 24 hours ang cooking process. Pero ngayon, meron silang full-scale dine-in dito sa Antipolo, backyard style, at pwede kang maglaro gaya ni Kuya. Heto, si Pops Marco, the man behind Ermitaño. At makipagkwentuhan tayo sa kanya. Pops Marco! Kamusta? Ayos naman, sir. Gandang gabi, pare. Kamusta, Pops? Ganda. Ganda ng ambience natin dito, no? Tagal ka namin naantay dito. So. Ako rin, Pops. Tagal nitang gusto makilala. Dahil natin mo na Ermitaño dati. Pero, Pops, ibang klase ngayon. I mean, congrats, una sa lahat. Pero una sa lahat, pare. Ano bang Ermitaño? I mean, ano nag-inspire siyang gumawa ng Texas-style American barbecue? Actually, yung sa pagdating sa Texas style, ano lang yan eh, by accident na lang. Pero, okay. Para lang ano, for the context ng mga nanonood, yung Ermitaño, pangalan ng barangay namin yan. Ah, sa San Juan. Ba yun? Okay, so, okay. Merong small barangay sa dulo ng San Juan. Magkalapit lang ng ano to, San Juan and Quezon City, barangay Ermitaño. What leads you to American style barbecue? Bakit yun? Ba't yun yung napili yung... May time na parang nag-aanap ako na ano, the best. Okay. So, merong steak, meron anong tawag ito? Mga Italian way, yung Texas style na smoking, ano to, low and slow is the king of barbecue. Yun nga eh, low and slow, oh. It takes patience, pare. Chef ka ba? May background ko sa pagkain? Yun ano ba, paano, bakit ka ba nahilig sa pagkain bigla? Actually, pagdating sa pagkain, mahilig lang kumain. Mahilig ka lang kumain. Pero even na to, even yung pagluto ng itlog, baka mame. 50-50 pares lang tayo. Oh, scramble ko, minsan di pa scramble yun eh. So inaanap ko yung pinaka mahirap, para mahirap gayahin. Challenge, no? Marami. At the same time, kumbaga, para paggawin siyang business, alam ko na iilan lang kami. 16 hours. 16 hours, pare? Is the average. Ganun katagal siya niluto? So, natutulog ka pa, Paps? Ano naman, ka pa? Kumbaga, kuya, yun yung maganda with the team. Yung team namin, hati. Okay. Kumbaga, through the experience ng 1 year na nag-R&D, tapos nahanapan namin, kumbaga talaga mahirap yung una. Kasi imaginein mo yung may mga times na 16 hours tapos mali yung lumabas. Exactly, yun it happens. Ito dahil mababa lang yung temperature niya, yung mga muscle fibers ng mismong meat. Muscle fibers? Oo. Oh, kumbaga, mayoglobin na kung tawagin. So parang... yung mga, already ah. Yung mga pats niya, no? Oh. Parang dahil mabagal siya niluto. Para naghihiwa-hiwalay. What makes a good American style or Texas style barbecue? Ang isang reason kung bakit namin na-develop yung smoked meat is through customers. We are, kumbaga naging honest kami sa sarili namin pag sinabi nila na medyo hindi okay, ganyan. Maraming process para ma-achieve namin kung ano yung quality niya ngayon. And hindi kami hinto. Ang key to achieve this kind of meat, yung end product niya is yung tamang ratio ng fat and muscle fiber ng meat. So meaning hindi pwedeng lahat, lagay mo lang sa smoker. Okay. So as much as gusto kong sabihin na hindi lahat pwede smoke, hindi talaga. Kumbaga yung ingredients namin hanggat maaari, hindi ma-overpower yung meat. Sa tingin mo, 10 years from now, ano nang Ermitaño? Well, kung ma-manage namin na maayos, kasi we believe in our product, nationwide yung ano, kung yung ganitong vibe. Gagawin natin ngayon, Pops. Tignan natin yung proseso, kung paano linuluto, at kung paano sinserve, at kakain na tayo ng ultra tender, monster beast beef belly dito sa Ermitaño. Paring Marco, maraming thank salamat. You. Salamat ah. Ready ka na ba? Dapat pala ako. Ready na ba ako? Pero binihintay natin. Sura!
magsisimula sa isang full 6 kg slab of beef. Papahiran ito ng mustard both sides. And then, ilalagay ng dry rub or dry spices na merong salt, pepper, paprika, cumin, garlic powder, at iba pang secret spices. And then, the barbecue chamber is already preheated ng 300 degrees Fahrenheit. Tapos, dahan-dahan, ilalagay ang beef slab. Eto, anong meron na dito? Pwede ba tayong buksan? Ano pong meron dito? Ito yung kanina na... Pinasok na natin, di ba? Oo, oh, ito na. Belly. Okay. So, after a few hours. Wow! Ah. Wow! So, yun na siya. Parang ano, parang kung may sakit ka, parang gagaling yung mga sakit mo pag naamoy mo yung usok na. Bali, ito na yun. Grabe, yes. Solid. So, bali ngayon, para lang din makita nyo, tatlong thermometer yung ginagamit natin. Tatlong thermometer? Dito. Exaggerated. No? Pero okay. Ganun, we don't want, sa sobrang premium nung kare, sa tagal niya lutuin, parang there's no margin for error. Oh. So, itong unang temperature natin, para dun sa chamber, sa pit, okay. Yun yung temperature ng parang binibake siya sa loob. Tapos yung nakikita nyo naman na yung ano to, nakatusok sa loob. Okay. Yan yung temperature sa internal. Yan yung pangalawa. So, nandun tayo dun sa yung internal temp. Aantayin natin umabot siya ng 160 bago yung next procedure na ilalagay natin siya sa foil. Babalot natin sa foil with barbecue sauce. They are using ipil-ipil, a local wood na high quality. Che-check nila time to time kung okay nga ba yung baga ng apoy. Constantly, they are checking the temperature at mapapansin dito ang pagiging metikuloso at pag-iingat nila sa pagluto. So like ito yung mga organic, ang ginagamit namin ipil-ipil. Ipil-ipil. Number one kasi ito yung pinaka madaling makuha sa Pilipinas. So ito karamihan, panahon pa lang Espanyol, meron ng mga wood farm sa Morong Teresa. So ito talaga yung business doon. Yung full slab, 6 kilo yun. Ooh. Matatapos to, 40% mawawala. Okay. So, lumiliit siya. Yes. Okay. Kumbaga dahil nga sa sobrang tagal ng process ng luto. Kaya minsan, yun yun, ang hirap explain din sa mga Pilipino, parang sinasabi, parang hilaw, parang gano'n, sunog. Yun nga eh. So, ito, I think this is the best time to explain na yung process na to is, kung may luto, ito, super luto. Super luto pa talaga. Yes, yeah, so, pero grabe. Yun. Kaya masasabi mo talagang very meticulous yung pagluto ng beef belly. Kaya pare, ito ba, isa pang tanong, Pops, ha? Kaya ba sa tingin, may iba kasi sinasabi na yung ganito klaseng barbecue, may kamahalan siya. Yun so, yun din ba kaya ba na yung ba explanation nun? Kasi grabe rin yung preparation. Oh. Yung ba yun? Yung ba talaga? Yun kasi, kumbaga parang ako, usually pag ako nag-start nito, ibang tao yung tatapos nito. So, sa manpower pa lang. Yun niya eh. Dedication. That's why. Yun. Then, they will spray the barbecue with apple cider vinegar. For the whole cooking process, it will take 12 to 16 hours. Tapos, meron pa yung 8 hours rest time para makip ang juices ng meat. Then after ng rest time, pwede nang hiwain. Hindi ako makapaniwala na kung gaano sila kalambot e namamanage pa din ng karne na magkapit bisig. Bukod sa 1 kg beef belly na to, ay umorder din ako ng kakaibang smoked sinigang. Tapos meron ding tumbong soup at yung kanilang beef belly rice bowl. Tama ng voice over. Kumain na tayo. Pare! Eto na. Sobrang excited ako ngayon. Medyo speechless ako. Dahil ibang klase yung paghiwa kanilang beef belly. Pero mamaya na yun. Punta muna tayo. Ito. Meron tayo ditong smoked sinigang. Gamit nila ditong karne is smoked kempo, pare. Tignan mo natin sabaw. Wow! Alam mo, unang tikma ko doon, it's, as in, really smoky siya. I mean, yung asim nandun, may kalaputan ng konti, medyo peppery, pero you have the smoky taste na parang nakain ko na rin to sa, ano, sa Baguio eh. Pero Pops, ibang klase, iba yung aroma niya, yung lasa, kakaiba. Tingin pa yun ng baboy. Sabaw? Kapal ng layer ng meat. Sarap. Yun niya, literal. Kaya siya smoke, sinigang kasi. Yung pinakakarne mo, ultra smoky, ultra flavorful. Ang sarap nung pare. At isa to sa pinaka kakaibang sinigang na natikmang ko. Pero meron pala dito tinatawag na smoke tumbong naman.
naman. Kakaiba, tumbong pare. Ooh. Ooh. Wow! Ang sarap na sabaw ah. Mabawang siya. Parang ah, mabawang siya, parang masibuyas din sa ng konti. Tapos yung tumbong natin, very chewy, bouncy, soft. Ang linis magkagawa. Ito paps, kung gusto nyo mas budget, meron tayo ditong rice meal na beef belly. Tapos may kanin na siya. Set na talaga to. So medyo nagtitipid-tipid ka. Pwede ito orderin nyo. Pero in order natin is yung kanilang keto na yun. Pakita ko sa inyo. That's 1 kg na beef belly, pare. Baha tayo. Ooh. Look at that. Wow. Ito makikita mo, ito yung pinaka-bark niya. So nagka-remalize na yung pinaka-dry rub natin. Kaya siya naging black. Hindi siya sunog, ha? Yun yung dry rub natin. Tapos, the layer of fat. Oh, it's so juicy, pare. Look at that. Pakita ko sa inyo. Oh, wow, look at that. Ay, nako. Tapos ito yung taba. Ready ka na ba? Unang kagad, pare. Ermitaño, long time no see. Para sa inyo. Oh my God. Mm. Wow. Papapadasal ka na lang, Pops. Ang sarap nun. You have the sweet-like flavor na very smoky. Yung dry rub nandun, yung cumin, yung paprika, the mustard. Ang sarap. Look at that. I mean, wala ka nang pwede mareklamo. It's ultra tender, ultra soft. Ang lambot. Ito talaga, literally melts in your mouth yung taba niya, yung ratio. Ah, ibang klase. I-try natin i-dip sa barbecue sauce. Oh, wow. Ito yung mga pagkain na nagigilty ako na hindi ko kayo kasama ngayon. Kasi pare, ibang klase yung sarap, ibang klase yung flavor. Dito mo lang sa Ermitaño makikita yung ganito klase yung pagkain. Mmm. Pops, sobrang sarap. Pati yung tuko, hindi na makapagpigil, pare. Pops, alam mo, ibang klase lang din kasi parang na-integrate na yung spices sa pinakaloob ng karne natin. Kumbaga lahat ng dry rub sa kanya, pumasok sa pinaka-molecules ng kada karne natin. Indescribable. Parang ito yung dahilan kaya kailangan kang mabuhay. Dahil dito sa karne ito, ang sarap. Kumbaga papas parang ano, science project na antagal research, antagal pinag-aralan, ang daming scientific terms na ginagamit, yung preparation, yung patience, yung pagmamahal sa pagluluto, eh binuhos nila dito. Kaya naman nabuo itong baby na to. Itong napakasarap na invention. Look at that. Oh my God. I really like also the ambience. I mean, para sa backyard cooking lang. Parang American style, ang dami activities na rin na pwede gawin. Pero ang pinunta ko talaga dito is yung kanilang beef belly Texas style barbecue. Last bite para sa inyo. Maybe it can be tonight. This is a life-changing experience, pare. Yung beef belly na to, superb to the max, ibang klase. Pero ang mas nagpabilib sa akin bukod sa pagkain, eh yung tiyaga, yung sipag, yung pagbuhos ng effort at pagmamahal ng owner at ng team para mabuo itong restaurant na to. Siguro nga, sila ang perfect halimbawa na pag may tiyaga, my beef belly. Kaya kung nagustuhan niyo yung video ito, huwag kalimutan i-subscribe sa YouTube channel ng Chewy Show. It's Pops Chewy dito sa Ermitaño nagsasabing, stay safe. It's a good night and goodbye. May shotgun sa'yo. Oh, lucky. Naiya naman ako. Naiya na, pre. Anyways, bang! Pops, thank you. Maybe we can make it last. Turn the lights down low and the music up.